another New Year's resolution, I don't know if you would call it a resolution, sa, kasi ano kasi siya, more of concerns and issues na napag-usapan namin mag-asawa, is mostly how will we move forward this 2023 as a married couple. One of the things common sa amin dalawa talaga is we are both really big on communication. We are both communicators, though siya more logical thinking, at ako naman itong napaka-emotional. Siguro sa kakapanood ko ng ano-ano mga kadramahan, telenovela, mga teleserye, nadala ko talaga napaka-emotional. Mga iba, samutsaring mga emosyon ba? This year is both a big change for us. He is transitioning to retirement, which is new to him, dahil nasanay talaga siya na busy at nagtatrabaho. Kaya ngayon, ayan, hindi mapakali, feeling niya, hindi siya productive. Nature kasi sa work niya noon, nasa software developer ba, bibigyan sila ng project na i-assign sa kanya na dapat niyang i-achieve. At pag natapos niya, ganyan, feels productive na. E ngayon, wala nang mag-assign sa kanya ng project. Siya na lang mag-isip ng anong project na gawin niya. Maisipan, magdungkal ng yuta at ano-ano pa. Kaya masasabi ko na this kind of lifestyle din talaga is bago pa sa kanya. And ako naman, also adjusting din sa bagong buhay dito dahil para akong back to zero, bitaw back to square one, dahil wala pang trabaho, wala pang income, may ultimo ID, wala pa dahil hindi na nila i-honor yung ID ko dahil nasa middle name ko pa. Kaya ganyan ba? At sa income naman, there is a decline talaga dahil may iba man yung trabaho ka talaga kaysa ano, magdepende na lang sa pensyon, ganyan. Lalo pa at ako, nakadepende din sa kanya. At syempre, may pamilya din ako na dapat din, alam din na, nagkatanda na, may mga maintenance na. At ito pa, mga papeles ko, may bayad man yan. Uy, kaya talaga, this 2023 is both a big change for me and my hubby. But we just have to accept it. Life is a series of natural and spontaneous changes and we don't try to resist them because that only creates sorrow. So, let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like. So, quoted from Lao Tzu. In 2018 pa when I started YouTube. So 2023 na, tingnan nyo, ilan pa subscriber ko. And now hubby asked me, di pa nga monetize YouTube mo, ngayon pati Facebook, pinasok mo na rin. What really drives you? Edi syempre money. Pero di, seryoso nga, pasti ko naman diba, if i-deny ko na di ako nasisilaw sa opportunity na magkapera dito sa social media. So yes, the opportunity to earn is a reason, but that is just one of the reasons, because there's more. Totoo naman, money can't buy us happiness, but let's be realistic din ba, that they can help us afford things or even services that can make us happy. Especially on my recent experience, nung ma-hospital ang mama ko at talagang walang-wala, hindi talaga siya makahappy yung wala kang makuot sa bulsa, makadepress talaga siya. Pero at the time din, nakita ko talaga na yung time na, ah, wala na, surrender ko na lang lahat sa iyo, Lord. At doon, nakita ko talaga that He does provides and how gracious talaga niya. Ina-answer niya yung prayers natin, not in an instant, no, be realistic din. O, hindi naman yung, oh sige, bigla, papapanalunin kita ng loto. O kaya, oh ito, oh, biglang may mahulog sa langit ng mga limpak-limpak na pera. Hindi, uy, kitayo ng mga tao, dapat din talagang gumawa ng paraan. At yun nga, He has His own plans ba, na masurvive. Hindi talaga siya magbigay ng problema na hindi mo kakayanin. So I really want to share our journey. Plus points na yung maka-income. Dahil even before talaga, I do enjoy taking pictures, videos, hanggang nauso yung mga vlog-vlog. Bakit mga artista lang ba pwede mag-vlog? Kahit ikaw pwede, turn on professional mode yung Facebook mo at pwede ka nang mag-upload-upload dyan. Sila nga na mga artista, may pera na at mga sikat, nagba-vlog pa. For what? Extra income siguro. Tsaka share din yung life nila ba? Kaya di pwedeng sila, uy, pahuhuli ba ako? Ako rin dapat. Also, as I've mentioned, this year and the years to come is both a big change sa aming dalawa ng husband ko. And I want to share to you guys what really it's like. Baka sakali lang, may papulot din kayo na aral. Makita din ninyo ibang side ng life. Kasi yung vlog ng mga artista, high level man yun. Ito pang low level ba? Lower class ba na vlog? Hindi ito teleserye. But as much as possible, I want to show you the reality sa buhay dito. This is our journey, and anuman ang buhay namin dito does not reflect na yan na talaga ang buhay, no, ng lahat ng Pinoy na nasa abroad o nakapag-asawa ng AFAM. Hindi, uy, iba-iba. Kaya nga, I'm just showing you once, at least lang ba ma-idea kayo na, ay, may ganito, may ganyan din pala, no? At take note, there would be times as well din na ang mga sinasabi ko dito may not be in accordance sa decision nyo or paniniwala sa buhay, dahil nga, iba-iba man tayo ng journey. But we also can't deny that there will always be things na common for all of us. For example, iba-iba man tayo ng religion, in the end, isa pa rin tayo, isa lang ang Diyos natin, diba? And we also have different journey to take. Iba-iba man tayo ng buhay, circumstances, ang daan na tatahakin. But in the end, we only have one destination. Mamamatay din tayong lahat. Lahat tayo papunta dyan. And we also can't deny the fact that we are all in pursuit of happiness. Wala naman sigurong tao, no, na gusto lang maging malungkot. But yun na nga, what does makes us really happy? Ay, ewan, kay, dahil kami din ang asawa ko, clueless din. May times din talaga na happy, din may times din talaga na hindi. Yan yung gusto namin i-discover. We are both in search of meaning and purpose of our lives. Kaya journey nga, diba? There was a time in my life where I feel like lahat ng pinaghirapan ko noon, naglaho ng parang bula. Failed relationships, failed business, mga dreams, goals na hindi naabot. And everything was crumbling down. Inopen up ko sa kanya yan, sa asawa ko. Chat-chat at video call pa lang kami at the time and try to get to know each other ba. Feeling ko na pag-iwanan na ako, yung ibang mga kakilala ko, may sariling pamilya na, promising career, and I feel like I have wasted a lot of years in my life working on something, but lahat naglaho ng parang bula. Yung bang pakiramdam ko, walang direksyon yung buhay ko? But then sabi niya sa akin, hindi ko na ma-reenact ha kung paano niya talaga sinabi. But yung impact ba, sinabi niya sa akin, sure ka ba? Di mo ba alam na you gained something really more valuable, which is very priceless? Ano man yung mga paghihirap, mga pagsubok na napagdaanan mo, it made you stronger and
most importantly, you learned lessons ba? You learned from your mistakes, which is very valuable at pwede mong magamit how to move on and how to plan for the future. And it was at that point I realized I should not be hindered anymore by my past. I have to embrace it and use it how to be better this time. I admit marami pa akong dapat matutunan. Our time on earth is limited, but we should never stop learning and growing because life never stops in teaching. Nung pinakauna talagang exchange email namin ni Tim, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Uy, kasi before ko siya nakilala, may ilan na din akong nakachat ba? At ayoko nang magsayang ng oras. Pinangkahan ko siya kaagad. Sinabihan ko, ang hanap ko hindi lang true love. Dahil kung true love lang talaga yung hanap ko, ba't ko papahirapan sarili ko? Uy, na lahat ng mga ex ko, mga bisaya man, maghirap na kami magkaintindihan. Lalo pa kaya itong English. Pero nag-try-try ako kasi alam ko may magandang opportunity ba? Kaya tinanong ko siya kaagad, ano bang plano mo? Dahil ang alam, pagkakaalam ko kasi, may mga afam bitaw na gusto mag-asawa ng Pinay, pero dyan sa Pilipinas, manirahan. Sabi ko, ayaw ko ng ganyan. Gusto ko dalhin ako sa country kung nasaan sila dahil doon magtatrabaho ako. Akala ko nga maano siya, matatakbo ba? Pero di naman pala, sabi niya, na-admire niya nga dahil naging prank ka daw ako. Di daw pareha sa yung mga may ilan siyang mga nakachat na ilang weeks pa lang nilang chat, ayun na, nag-I love you na daw, ganyan. Kaya sabi niya, abuti, at ano ka, naging prank ka kauna pa lang. Kaya ayun, sige, try natin. Let's get to know each other. Kaya ito yung book na ginamit namin to parang guide bitaw namin on questions to ask if we are suitable for each other. So this is a Before You Say I Do by Todd Outcult. And the more we got to ask the questions using yung book na guide namin, then the more we got to know each other. And yun, pag-decide namin na, okay, we can then move forward. And that's the time I realized na it's not like dahil iba ang culture or language nila, hindi na ito kayo magkakain. It's possible din pala talaga na kung wala sa Pinoy ang swerte mo, ay posible na sa AFAM ang forever mo. So here we are both starting a new life together and we want to share this journey with you. Hindi para magyabang, dahil alam niyo naman in town, nawala talaga akong maipagyayabang. But because we have mistakes in the past and we want to share some valuable lessons na sana makatulong and marami pa kaming dapat matutunan along the way. I have made plans and may mga goals ako na gusto i-achieve. Siya din, may mga plans din siya, may mga personal plans din siya. But in the end, only God's plan pa rin talaga kung ano talaga gusto niya para sa amin. All I can do for now is take the courage to step out of my comfort zone and explore my limits. Kasi nga, ang buhay, walang kasiguraduan. Thus, I enjoy vlogging our journey, my journey, as you notice our relationships has some barriers or gaps na dapat namin i-reconcile, like language barrier, cultural differences, age gap differences, and we are both at a different stage in our lives. Siya kasi kaka-retire lang and slowly transitioning what it's like to be retired. So may mga personal struggles din siya. And ako naman, I'm still at my prime at nasa stage pa na ang feeling ko, ang dami ko pang hindi nagagawa, ang dami ko pang pangarap na gusto abutin. Yun bang parang siya, ako ay papunta yung sa Philippine Tagalog ba na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Parang ganun yung namin eh. Sometimes those differences can be a cause of conflict, but may mga times din na we can use it as an advantage. But as all relationship, communication is the key. We are also at the stage of our lives na we are exploring our spirituality. We have inner conflicts, mga personal struggles, emotional struggles, worldly desires, and besh, ang hirap. We don't know what lies ahead, no? But as a couple, and knowing in the end, God has reason and plans for us, tibay at lakas ng loob na lang talaga, we are ready to start a new life together, trust His process, and enjoy the journey.